Nakapanayam ko po kanina si Ginang Janet Lim Napoles na itinuturong bumuo ng mga peking organisasyong tumanggap umano ng pork barrel. Narito po ang ilan niyang pahayag sa aking one-on-one interview. Mrs. Napoles, 10 years na raw ongoing itong alleged scam na ito. Anong masasabi niyo rito? 10 years, 10 billion pesos. Anong comment? Wow, napakalaki niyan, 10 billion peso. Buong release na yan ng Kongreso at Senado. So, bakit for 10 years, ngayon lang sila nagsalita? Tuloy na yon, pati si Miriam Defensor Santiago, gusto niyang ipag-leave of absence kasi galit na galit siya sa mga senador na ito na nadadawit dito sa ikangay 10 billion peso scam. Kaya nga ho, nakakahiya. Nananawagan naman ako kay ma'am na sana mapatunayan muna ng mga whistleblower bago naman po idamay nila. Dinungisan ang institusyon na isang senador sa Senado dahil lang sa mga whistleblower na gustong magtago, magkubli ng katotohanan. Kailanman ba meron silang transaksyon sa JLN Enterprises? Wala po. Any of the representatives? Wala po. Wala at all? Wala po. Kilala niyo ba itong mga senador na ito? Merong iba kilala dahil yung anak namin, pagkakaibigan minsan, di ba? Ilan lang naman ang marangal na universidad dito, mag-classmate, pero wala po kaming transaksyon sa kanila. Ano masasabi niyo na binansagan kayong mother of all scams? Hindi po. Ako ay isang mother ng mga anak ko. Si Benhard Kilap-Kilaploy ang scammer. Sa ngayon po ay sinusubukan pa namin kunan ang pahayag si Benhard Loy kaugnay sa mga kontraparatan ni Napoles.